Hello guys, welcome back to Lynn Quaresma Channel. And syempre kung ikaw ay bago pa lamang sa ating bagong channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And syempre, bago ang lahat, mag-disclaimer muna ako sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto o mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto mo dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon, ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na kung saan magagayuma mo ang isang tao gamit lamang ang kanyang pangalan. Ngayon ay napakasimple lamang at wala tayong ibang kakailanganing materialis kundi ay nasa inyong tahanan na lamang at sa inyong bakuran. Ngayon, mapapaibig natin ang taong ito kahit karelasyon mo ito or hindi mo pa karelasyon ay pwede. Pwede rin ito sa mga nagkakalabuan na at pwede rin ito sa mga nagkakahiwalay na. Ito ay ang aking gagawin ngayon ay pangkalahatan na upang ang taong ito ay magayuma mo gamit lamang ang mga kagamitang ito. And syempre kasabayan natin ito ng lubos na paniniwala and positive, kailangan huwag tayong mag-isip ng mga negative kapag gagawa tayo ng mga ritual na ating kakailanganin para matupad ito and gumana ito sa taong iyong target. Yun lang talaga ating kakailanganin and syempre higit sa lahat, tiwala at dasal sa Panginoon. Ngayon, ang spell na ito ay para ito sa mga babae to babae, lalaki to lalaki, and syempre, higit sa lahat para sa ating mga ka-LDR, and pwede rin naman ito sa magkalapit syempre. Ngayon, ang ating kakailanganin lamang na materialis is kailangan lang natin ng garapon, kailangan is ang ating garapon na kakailanganin ay babasagin. Kailangan ng babasagin na garapon and syempre kailangan natin ng kanyang takip. And rose petals or rose, buong rose, mapa-fresh or dry ay walang problema. Pero ang kailangan natin is tatlong ganitong rose. Pwede fresh, pwede rin dry. Basta tatlo, isa lang ang akin na ipapakita kasi ang mga rosas ko is nandoon sa baba ay naiwan ko, hindi ko nadala dito sa aking kwarto. Kaya ito lang aking maipapakita and syempre kailangan natin ng papel and panulat at kailangan din natin ng perfume na iyong ginagamit. Ngayon sa pagproseso nito ay napakasimple lamang at syempre kailangan lang talaga natin ng tiwala. Huwag tayong gumawa ng spell kung tayo ay walang tiwala sa ating mga ginagawa. Kailangan lang talaga isang lubos na paniniwala ng ating mga spell kung gusto mong maganap o gusto mong matupad ito para sa iyo. Ngayon, napakasimple lang natin o napakasimple lang ang ating gagawin. Ang gagawin mo lang una ay isulat mo lang ng sa ballpen ay ang panulat natin ay kahit anong panulat ay wala namang problema at kahit anong kulay ay walang problema. Ang importante na maisulat natin ito o makapagsulat. Ngayon ang ating kakailanganin ay kailangan natin ang isulat natin ang pangalan at apelyido ng taong iyong karelasyon and i-make sure mo talaga na ito ay totoong pangalan niya at hindi ito alias lamang or nickname lamang. Kailangan talaga is yung totoong pangalan niya talaga para ma-ano natin ang taong ating target. Kailangan na kailangan talaga ito. Ngayon, kapag nasulat mo na dito ang pangalan niya at apelyido, ang gagawin mo lamang ay tupiin mo lang ito. Siyempre sa ating pagtupi palagi ay kailangan papunta talaga sa atin ang pagtupi tulad nito. Kailangan napapunta lang talaga sa atin and ayon, ilagay mo lang dito and sa garapon
Baka magtanong kayo kung ganito ba talaga kalaki ang garapon natin kailanganin, hindi naman kailangan na ganito kalaking garapon or kahit anong size ng garapon ay walang problema. And syempre, huwag talaga kayong gumamit ng plastic ha kapag gagawa kayo ng spell, dahil ang plastic is wala talaga yung walang energy. Kailangan natin ng energy at hihigop ng energy. Kailangan natin ang babasagi na garapon. And ayun, kapag nalagay mo na yung papel, yung tatlong buong rosas natin ay ilagay mo rin dito. Kailangan tatlong rosas ha. Again, tatlong rosas ilagay mo dito. And ayun, kapag nalagyan mo na ito ng tatlong rosas, is isprehan mo rin ng iyong paboritong perfume ang dito sa loob. Tatlong spray lamang. And ayun, kung wala kang perfume na pang spray or cologne na lang, tatlong patak. Ngayon, kapag nalagay na dito at nalagay mo na rin yung perfume natin or cologne, ang gagawin mo lamang, bago mo gagawin ito, is magdasal ka. Ano nga ba ang dasal na ating kakailanganin? Kailangan natin magdasal ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Sis, paano hindi namin alam o hindi ko alam na magdasal ng Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at sumasampalataya? Napakadali lang natin ito dasalin at isearch na lamang natin ito sa Google, ang mga dasal na ito. At pwede ninyong basahin ang dasal doon sa Google habang nandito kayo sa tapat ng ating ginagawang baso or garapon na iyong ginagawang spell. Habang nagdadasal ka, habang binabasa mo doon, syempre kailangan na isapuso mo ang iyong pagdasal. And ngayon, kapag natapos ka ng nagdasal ng tatlong dasal natin ng isang Ama Ginoong Maria, isang Ama natin, Aba Ginoong Maria, at sumasampalataya. Ang gagawin mo ay, kapag natapos ka ng magdasal noon, ang gagawin mo ay hawakan mo itong garapon at sabihin mo dito, ikaw, pangalan niya, apelyido, syempre, babanggitin mo. And syempre, direct to the point, huwag kayong gumamit ng sana. Sabihin mo na lang na ikaw, pangalan niya, apelyido, ikaw ay mapapa sa akin habang buhay at kailanman ay hindi tayo magkakahiwalay, at ikaw lamang ang tanging mamahalin, o ako lang lamang ang tanging mong mamahalin at wala nang iba pa, at hinding hindi ka mabubuhay hanggat hindi mo ako makakasama, at hindi ka kayang mabuhay kung wala ako sa iyong buhay. Yung kailangan na yung mga wishes mo. And syempre ha, huwag ninyong gayahin or hindi ninyo kailangan sundin yung aking mga sinasabi dito, mga wishes. Ito ay example ko lang naman na wishes na aking binigay sa inyo. And syempre, kayo pa rin ang gumawa ng mga wishes na kailangan na ilagay o ibulong ninyo dito sa garapon. Kailangan kayo mismo ang gagawa ng mga sarili ninyong wishes. And ayun, kailangan lang talaga na galing lang talaga sa inyong puso ang inyong pag-wish na dinaramdam ninyo or na-feel nyo talaga sa inyong sarili na nagwi-wish kayo na yung isip ninyo is matutupad ito. Kailangan lang talaga ng ganun na positive ka lang talaga, and huwag na huwag kang mag-isip ng negative. And ayun, kapag natapos ka ng mag-wish dito, ang gagawin mo lamang ay takpan mo lang itong ating garapon. Takpan mo lang ito ang ating garapon, and saan natin ito ilalagay kapag natakpan na? Ilagay mo ito doon sa inyong altar. Tapos kung magtanong ka, sis, paano wala kaming altar dahil nasa abroad kami? Pwede nyo naman ito ilagay doon sa ibabaw ng inyong cabinet or sa ibabaw na bahagi, or pwede rin sa loob ng inyong cabinet or sa loob ng inyong jura box. And ayun, kung may time ka, hindi naman kailangan na araw-araw. Kung may time ka, kahit anong araw, kung may time ka, ay kunin mo ito
or hayaan mo lang ito ng 7 beses doon or 7 araw doon sa loob. Kailangan 7 araw mo ito ilagay doon sa saan mo ito ipaglalagay, na kailangan walang manging alam at walang makakakita. Hayaan mo ito doon ng 7 araw, and ayon, pagka 8 araw ay kunin mo itong garapon. At sa pagkuha mo ng garapon, buksan mo ito. Buksan mo ang garapon and magdasal ka ulit ng isang Ama Namin, isang Abaginoong Maria, isang Sumasampalataya. Ngayon, kapag natapos ka ng magdasal, ang gagawin mo, kung ano man yung mga wishes mo dito nung ginawa mo ito, ay mag-wish ka ulit. Buksan mo ito. Buksan mo ito and ayun, pagkatapos mo mag-wish dito ulit, ang gagawin mo, pwede mo itong itapon or ibaon. Kung may pagbaonan ka, mas magandang ibaon or itapon na lang. And ayun, magdasal ka lang na magdasal, or isipin mo lang talaga na matutupad itong iyong ginagawa. And ayun, kung maniniwala ka and tama ang iyong ginagawa, ay walang imposible at mabilis itong tumalab sa inyo. And ayun lamang po, sana ay makatulong ito sa inyo, sa mga love life ninyo, sa mga karelasyon ninyo, na para hindi masira, mas lalo pang mapamahal ito sa inyo, gawin nyo na ito at huwag na kayong magpa-. Ay, ngayon, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba para ma-replyan ko kayo. And ayun na nga, salamat sa inyo and bye-bye everyone. God bless us all. And syempre, kung magtatanong kayo kung kailan natin ito gagawin, syempre gagawin natin ito ng Tuesday or Friday, ng kahit anong oras, walang problema. Pwede sa new moon, pwede sa full moon, kahit anong araw. Basta ito ay full moon or new moon. And yun lamang po, mag-iingat po kayong lahat. Bye-bye everyone.